Welcome back sa aking channel. Ipinagtanggol ng singer-songwriter na si Ogie Alcacid ang co-host niya sa Etcha Time at kaibigang si Vice Ganda. Ito'y sa gitna ng pinag-uusapang isyu tungkol sa kanilang noontime show, kaliwat-kanan bashing ang ibinabato ngayon kay Vice dahil sa pagbawi nito ng kanyang intensyong umingi ng pamanhin sa Especially For You Searchy na si Axel Cruz at sa searcher na si Maria Christine. Sa kanyang ex dating Twitter account noong June 9, 2024, naghayag si Ogie ng kanyang salubin ukol sa kasamahan sa Etcha Time. Ayon kay Ogie, matagal na dapat niya itong ginawa para sa kaibigan. Dagdag pa niya, walang ibang intention si Vice bawat araw na pumapasok ito sa show kundi ang magpasaya ng mga viewers. Sinasalo rin daw nito lahat ang anumang batikos at una mula sa netizens para sa buong show nila. Buong post ni Ogie, "This is long overdue. There is a friend I know who comes to work only having the sole intention of making people happy. This person takes it all for the team, for the show, and for the madlang people. This is why I stand for this friend of mine and perfect as she is. Love you, Mime, at Vice Ganda ako." Sa comment section, naghayag ng kanilang suporta ang ibang netizens sa pagtatanggol ni Ogie kay Vice Ganda. At meron ding ibang netizens na patuloy pa rin na inuulan ng bash ang main man ng Etcha Time na si Vice dahil ayon sa kanila, nagagawa na naman ito ni Ogie dahil feeling nila bossing-bossing to talaga itong si Meme kung makaasta sa kanyang mga co-host at maging sa ilang mga contestant sa kanyang show na Etcha Time. Sabi ng isang netizens, "We love you all Showtime family. We are not only standing for at Vice Ganda ako, but to the whole Showtime family, walang taong perfecto. Pero feeling perfect, maraming wak-wak-wak. Thanks Kuya Ogie for the unconditional love sa ating Meme." At ang sabi pa ng isa, "At Ogie Alcacid, we also have to acknowledge that sometimes your jokes are over the top. Also, your friend is becoming egocentric lately. She should have handled the situation more maturely. She should have been held accountable." Sa kabilang banda, may ilan ding naghayag ng kanilang salubin sa pagtrato umano ni Vice kay Ogie Alcacid. Ito'y sa show lalong-lalo na kung magbiruan sila. At ilan nga dito ay ang kanyang mga kasamahan at co-host sa trabaho dahil hindi na raw minsan maganda ang pang-o-apply sa kanila ni Vice kahit pa sabing biro na ito kahit pa sa pampublikong lugar. Si Karil na isa ring close friend ni Vice ay nagbigay ng kanyang payag nito lamang Lunes, June 10, 2024 at ipinaabot ito base na rin sa naging artikulo ni Selvia Aces sa Abanti Tonight. Ayon kay Selvia, base na rin sa kanilang palitan ng mensahe ni Karil, sinabi nitong hindi raw napipigilan ng kanyang bestie na si Vice ang mag-call out at mang-okay sa kung kanino man at ilang beses niya na rin itong ginagawa at sinasabay at sinasabihan na sumusobra ka na Vice. Pero ayon sa kanya, hindi raw ito pinarsonal ni Meme at palatuloy pa rin itong gumagawa ng mga negatibong pamamahiya sa kanilang mga kapwa co-host lalong-lalo na sa kanilang mga contestant sa Etcha Time. Kaya expect na niya na patuloy na binabash ang kanyang bestie hanggang sa ngayon kung saan may panibagong issue na namang kinakaharap nito na nag-ugat sa pambabastos di mano na natatanggap kay Vice ang isang contestant nang iko-lauto niya si Axel ng bisoy nito ang searcher na si Christine matapos siyang hindi piliin bilang kadate ng dalaga sa Especially For You episode noong May 31. Ayon sa ilang netizens, pinahiya ni Vice si Axel. Ginawa lamang daw ito ng TV host comedian dahil sa looks ni Axel at hindi niya ito gagawin sa isang lalaking mahitsura. Lalo pang nadagdagan ang galit ng netizens na maglabas ng TikTok video si Christine kung saan ipinagtanggol niya si Axel. Haliwas daw sa kanan ni Vice at ng co-host nito, hindi raw siya ninakawan ng halik ni Axel. Naglabas din ang Facebook post ni Axel kung saan ipinaliwanag niyang wala siyang intention hawakan o halikan si Christine. Humingi rin siya ng paumanhin kung sa tingin ng iba ay mali ang kanyang naging aksyon dito. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.